medyo bababaan mo ng konti yung iyong objectives, yung iyong expectation to a level that is more attainable to you. Magandang araw mga feeling athletes, kumusta na kayo? Sa video na to, pag-uusapan na natin ang fifth and final step on how to overcome disappointments. Magiging maikli lang tong video na to. This is where we are going to tie everything up. Pero syempre, bago natin puntahan yung huling step, katulad ng dati natin ginagawa, just in case hindi mo pa ako kilala at bago ka lang dito sa space na to, my name is Coach Maui. I'm a certified life coach at gumagawa tayo ng mga ganitong video para makatulong sa tao to start, nurture, okay? New positive habits, behaviors, and mindset. At katulad ng dati nating laging ginagawa, nagre-review tayo ng mga naunang steps para mas malinaw at mas magkaroon ng magandang kwento itong video na to. Pero I would strongly recommend na balikan nyo yung apat, okay, apat na eh, yung apat na naunang video dahil dun sa mga naunang video na yon ay mas maganda yung ating pag-uusap or pagkikwentuhan kasi naandoon yung mga additional questions na pwede nating tanungin sa mga sarili natin para magkaroon tayo ng mas magandang clarity dun sa mga steps na babanggitin ko ngayon. Okay? So, ilalagay ko na rin para hindi na kayo masyadong mahirapang mag-scroll down dito sa page natin, ilalagay ko na rin yung mga links dun sa description page natin. Okay? So, simulan na natin ang pag-review. Ang first step to overcome disappointments ay acknowledge your feelings about the situation. Napakahalaga na tanggapin natin sa sarili natin at i-acknowledge natin kung paano tayo na-frustrate or kung paano tayo medyo nalulungkot kapag nakakaramdam tayo ng failures or medyo natatalo tayo ng mga roadblocks sa ating personal journey. Mahirap naman na pagdating sa dulo, minsan kasi, di ba, we have this tendency na gusto nating makapag-bounce back ng mabilisan. Gusto nating makausad or makamove on kaagad, eh hindi natin namamalayan, nagkakapatong-patong yung mga pagkatalo natin sa sitwasyon, hindi natin namamalayan, ang sikip-sikip na pala ng dibdib natin, ang bigat-bigat na pala ng nararamdaman natin about our frustration. So, step one is very important, acknowledge your feelings about the situation. Step two is time to question your expectations. Okay? Dapat, tanungin natin yung mga sarili natin kung at the very least, realistic ba yung ating expectations dun sa ating goal, dun sa ating situation. Tulad ng sinabi ko, panoorin mo yung second video, medyo, kung di ako nagkakamali, meron tayong pitong katanungan para i-check natin kung realistic ba yung ating expectations dun sa ating journey, dun sa ating situation. Okay? Step 3. Ang pangatlong step natin ay time to learn from your experience. Maraming mga tao, minsan ako, minsan baka ikaw sa sarili mo, ang nangyayari sa kagustuhan nating makamag-move on ng mabilis, pag nakaranas tayo ng setback, pag nakaranas tayo ng failure, ang gusto natin, gawin uli natin o ipagpatuloy kaagad natin yung journey. Hindi natin namamalayan ang ginagawa nating mga steps para ma-achieve yung gusto nating ma-achieve ay kaparehong kapareho lang nung mga ginawa natin nung naranasan natin yung failure. I think may kasabihan eh. I think ina-attribute ata kay Albert Einstein yung kasabihan na yon. Ang sabi, parang insanity daw na maituturing kung paulit-ulit mong ginagawa yung mga bagay pero nag-i-expect ka ng ibang resulta. Parang ganun. So, i-research na lang natin yon. Research mo na lang yon, tingnan mo. Pero it actually does make sense kung sino man ang mang nagsabi nun, di ba? Meron kang bagay na na-achieve, nag-fail ka, uulitin mo uli yung journey, pero hindi mo naman binago yung approach mo, hindi mo naman binago yung steps mo, tapos mag-i-expect ka ng ibang resulta, medyo kabaliwan daw ang tawag doon. Insanity daw ang tawag doon. Okay? So,
always stop and take the time to learn from your experience. That's the third step. Okay? At yung fourth step natin, yung huling video lang, okay? Yung huling video lang is take a personal inventory. Ulitin natin, take a personal inventory. That step is actually a feel-good step. Okay? Ito yung step na dapat magpagaang sa kalooban mo. And this is the step, and that is the step to help you realize kung ano ba ang meron ka right at this moment. Either skills, either knowledge, or tools or resources na pwede mong magamit para ipagpatuloy mo yung journey mo para maabot mo kung ano yung gusto mong ma-achieve. Okay? So, fourth step. Napakagandang video no? Napakagandang step niyan. Again, that is aimed to make you feel good and it is aimed to help you remember the things that you already have inside you. Kung gaano na kalakas at kung gaano na kaganda yung mga bagay na natutunan mo from your previous experience na nasa sa'yo na, dapat mo yung maalala para pag pinagpatuloy mo yung journey mo, maganda na yung kumpiyansa natin. So, those are the four initial steps on how to overcome disappointments. Okay? So, ngayon, pupunta na tayo sa fifth step. Ang fifth step naman natin ay, ready na ba kayo? Medyo mabilis lang to. Okay? Modify your expectations and objectives. Ulitin natin. Modify your expectations and objectives. By this time, meron na sana tayo or meron na siguro tayong clarity doon sa situation na kinakaharap natin. Meron na tayong clarity sa kung ano ang mga natutunan natin at kung anong meron tayo sa mga sarili natin to achieve our goals. So it is very important to modify your expectations and objectives with this newfound clarity. Kasi, aminin natin, maaari, malamang sa malamang, na yung expectations natin nung una, okay, ay medyo mataas at medyo napabilis. Kumbaga, your expectations were too high too soon. Okay? Kaya, ang nangyari, nung hindi nag-match yung expectation dun sa reality ng nangyari, medyo matindi yung disappointment na naranasan mo. So by this time, with better clarity, dapat mag-iba na rin yung expectation mo dun sa magagawa mo at dun sa hinahanap mong outcome. At pag binago mo na, or medyo nagbago na yung expectation, I'm pretty sure, at ito naman dapat ang kasunod, magbabago na rin yung objectives mo. Ang objectives ay ano ba yung gusto mong mangyari sa dulo. Okay? This should now include what are the things that you are expecting to achieve out of the situation. So, yun ang objective. Okay? Pag nagkaroon ka na ng magandang clarity, mag-iiba na yung expectation, mag-iiba na yung objective mo, ano ba ang gusto mong makuha out of that experience. Okay? Pag ginawa mo itong mga bagay na to, it is better that you adjust your expectations, your objective, according to your previous experience. Anong ibig ko sababihin dito? Medyo bababaan mo ng konti yung iyong objectives, yung iyong expectation to a level that is more attainable to you at that point in time. Wala namang masama na pagka nag-set tayo ng expectations at ng objectives na mas mababa, pag mabilis nating na-achieve to, pwede mo nang dagdagan. Kumbaga, you can build on that particular experience. Na-achieve mo na yung mga goals na medyo mababa, nadadagdagan pa yung kumpiyansa mo hanggang sa unti-unti mong makuha or unti-unti kang mapalapit dun sa iyong previous expectations, previous objectives na hindi mo nakuha the first time around, the second time around, or probably the third time around. So, yun! Yun ang ating fifth step. It is very important to adjust and modify your expectations. Ayan, medyo na palunok pa ako. Your expectations and your objectives. Kumbaga, aim a little bit lower. Adjust it to your current situation. Pag nakuha mo na siya,
dagdagan mo na. Make a building block out of it para mapaunti-unti marating mo na yung iyong previous goals. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nag-enjoy ka dito sa video na to, please do like and put a comment down below. I would appreciate it kung mag-share ka ng insights dun sa mga napag-usapan natin ngayon. Dun tayo magkaroon ng kwentuhan sa comment section. I would appreciate it if you would follow this space para mas marami pa tayong matulungan at makita mo kaagad kung meron akong mga bagong video. Kung feeling mo mas marami tayong matutulungan na tropa mo, huwag kang mag-hesitate na i-share yung video para makita rin nila yung mga videos na ginagawa natin dito. Yun lang. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Well, umaga ko kasi ginawa tong video. Again, this is Coach Maui, your Feeling Athlete Certified Life Coach. Hanggang sa susunod nating video with a new topic. Paalam. Bye-bye. Boom!